paralysis ng seizures yeah. or basta anything related sa main nerve. Di ba may mga kilala tayo na kaya kailangan mag-take ng B vitamins? Ang Luxury is very rich in B vitamins, guys. Kinumpleto niya ang B list ng vitamins. So, kung meron nang iinom yung mga kamag-anak ninyo, why not dagdagan mo? Kasi sayang naman. I mean, hindi lang selected B vitamins, every B vitamin is here. Okay. So, ayun, has anti-inflammatory and antibacterial properties. So, ibig sabihin nun, nakakatulong siya or meron siyang properties na anti-maga, anti-infection. So, kung may sugat ka, tapos nilagyan mo ng Lux Protect, ininom mo na din Lux Protect, pwede mong sabayin yung pag-inom ng Lux Renew. Kaya siya malaking tulong sa mga may UTI. Di ba ang UTI, may namamaga at may nagiging infected. Tapos kaya malaking tulong siya kasi ang cranberry, yun yung nagagawa niya. Anti-inflammatory and antibacterial siya. Okay? Tapos, high potassium and vitamin C, kaya siya nakaka-boost din ng immune system. So, may maganda, kung para sa sakitin, pwede siya i-tandem sa Lux Protect. Ayan siya. So, helps with weight loss. Kaya napakita natin yung kanina. Next, please. Bodily reactions. Sino sa mga, si taas na ulit nang nakapay ng Lux Renew? Sino ang karanas noong una? LBM. Sino? Diba? Diba? Hindi siya LBM eh, kasi naranasan ko din yan. Hindi siya LBM, pero kailangan mo talaga siya ilabas. Parang ganun. Hindi siya matubig eh, like the usual LBM. Basta kailangan mo talaga siya ilabas. Yun yung feeling mo. Kahit ibig sabihin doon, marami kong toxins na kailangan ilabas asap ng katawan mo. Yun lang siya. Okay. So, kaya ayan guys, if you really want to feel kung ano yung feeling ng healthy talaga, try nyo i-take lahat ng products natin guys. Iba talaga yung nagagawa nyo. Ayan. So you feel energized. Tapos, dahil na nakaka-detox din siya, guys, pag nalinisan tayo, lumalabas yung natural colors ng skin. Kaya, you naturally blush. So para sa mga boys and girls na gusto mukhang fresh lagi, guys, Lux Renew ang sarap. Lux White and Lux Renew, pag pinagtade, yung gas, pero guys, that natural blush, baka naman binugbog nyo yung Lux Renew, kasi ginanong ganun eh. Huwag ganun, he. Pero may, guys, regarding sa Lux White, and sige, mamaya na rin sa question and answer. Basta guys, sa Lux White, huwag nyo recommend na tanggalin na any sa mga products natin except Lux Protect. Huwag nyo recommend na tanggalin sa capsule, kasi halo sa tubig, or yung inumin. No, kailangan niya talagang umabot sa chan. Kailangan niya umabot somewhere there para ma-distribute siya sa buong katawan. Kasi, dun pa, dito pa lang may acid-acid na tayo. Dito pa lang sa bibig may acid na tayo. Natunaw na ng acid yung kailangan ng katawan natin before pa siya makarating sa ibang i-distribute. Nagigits? Ganyan siya. And so, ayan. Some have said they felt youthful. Hello? Hello? May nagre-ring. Ayan. So, some have said they felt youthful and energized in bedtime activities with their partner. So, kasi sinasabi ko sa inyo, na sinagot ko dun sa, kasi yung couple na yun, yes, they tried Lux Renew. Yung sinasabi ko sa inyo, yung elderly couple. Tapos, totoo nga daw, nung pinag-partner nila yung Lux Slim and Lux Renew, yeah, mas na, ano, kumbaga, mas dumoblo yung activity rate nila sa gabi. Yun siya. Yun, nasingit pa lang. May help someone, diba? Yeah. So, next please. Yeah. Best taken, in the morning, 30 minutes after meals. Ah, guys, ito, especially kung madali ka mamasin. Especially pag madali ka mamasin. Kasi guys, berries to. Ang laman niya, berries lang. Ang berry maasin yan, guys. Okay, so huwag kayong magtaka na, ay, hindi nabibigay yung client ko, sumakit daw sa niya, wala, hindi mo tinuruan. Diba? Ayan, so, 1-2 capsules a day should be appropriate. Pero again, like Lux Protect, kung sa tingin yung medyo magiging heavy, but yung mga kailangan yung gawin throughout the day, pwede nyo doblehin yung kape. Gets ko? Yes. May pa? Yes. Ayan, may natutunan naman. Yes. Ayan, so next, please. Ayan, don't or do not give these to people with history of kidney stone formations. Kasi,
Yun nga, mataas ang content niya ng, ayan, no? Potassium, pati ng vitamin C. Minsan kasi, may mga taong madali makaform ng kidney stones. Iba-iba ang klase ng kidney stones, pero yun nga, pag-aaral silang history ng ganun, i-recommend yun na lang sa kanila is Lux Protect or Lux White. Actually, Lux White. Perfect yun para sa mga may kidney stones, kidney problems. Yun siya. Tapos, I can say? Yes. So next, please. Yeah, so, prevention is? Ay, ala, yung mag-easy pa mag-picture. Prevention is? Yes. Never thank you. Pero may natutunan ako bago. Tanong niyo sa akin kung ano yun. Prevention is better than? Tama. Prevention is better than hospital bills. Diba? Guys, baka sabi kasi na iba, ay, ang mahal naman. Pero guys, sabihin natin, mas mahal pa rin ang mag-hospital. Check up pa lang, discolor, tutubuin na ang wallet mo. Tama ba? So, you write a cost, change. Meron pa tayong mga side products. So, next slide, please. Skincare. Yan. Ay! Yan! Ang ganyan! Ayan. Yes, so soaps, okay? Ang soaps natin is for whitening and micropeeling. Kaya tayo mabilis pumunti din sa soaps natin kasi nga nagma-micropeel. Meaning, hindi yung katulad ng maxi peel na grabe talaga magdalap. Ang ginagawa nito is you barely notice yung pagdalap. Or, kumbaga parang natatanggal lang yung dead skin cells sa ibabaw. Yun lang siya. Hindi siya yung active na. Sino ang try yung maxi peel before? Kasi nakikin like, yung grabe natakot ako sa balat ko, parang na-sunburn, kasi yung kilasi ng gano'n. Natakot eh. Yeah, so, try this. Pag ginagamit niya yung sabon, sino dito yung nakaranas na parang after, ayan, at suyuan mo na yung sarili mo, parang balat ahas. Parang nanatili sa ibabaw yung dead skin cells. Yeah, so, huwag siyang gamitin lang siya lang. Kailangan, kailangan lupa or yung bato na pang... Ayun yung pagkusas or lupa. Kasi pagka, tinry ko ito eh, pagka face towel lang, masyadong soft. So parang wala lang din. Kaya kailangan lupa or yung pagkuskus na bato. Huwag naman yung bato na kinuha mo lang doon sa tabi. Hanog lang, tapos gano'n lang. Hindi naman, profiling din guys. Ayun siya. Ayun. Grabe yun ah. Tapos ito guys, sa mga first time lang gagamit. Especially sa mukha, sino nakaranas na dito na, ay, since whitening ko, mababakod ko to sa mukha ko. Tapos, nasunog yung mukha niya. Sino nakaranas nun? Eh, iba, diba? Yeah, guys, pag first time magamit, lalo na pag buyer nyo, na ano, pagka buyer nyo na, yung ayaw muna talaga magpa-member, gusto nyo talaga matay, please guys, advice nyo na, pag sa face nila gagamitin, lalo na pag sensitive skin, pagkalagay ng soap, literal, as in pagkalagay, hugas agad. Not 2 seconds, not 5 seconds or minutes, hugas agad. Ladies, kasi nga, naninibago pa yung balat nila. Baka naman kayo, ma'am, ano nangyari sa soap? Pero pulak-pulak ko dito, ganyan, kasi nga binabag nila. Diba? So, pwede nila gawing babag, pero, ano nila, pag medyo nasanay na yung balat nila. Okay, unti-unti yung kumbaga. Yan. Tapos, ayan, use lotion or moisturizer after bath. Kasi nga, nakaka-dry. Napansin nyo nga, di ba? Yung mga dead skin cells na nandito lang. So, another thing, guys. Pag mag-outing kayo, please, huwag nyo kayong gamitin yung sabon. Ay, dami ka. Kasi, guys, ito yan ah. May sabihin ako sa inyo, di ba nagbabalat? Tama. So, imagine nyo yung sarili ninyo, pag-expose kayo sa init ng araw, tapos na-sunburn kayo, tapos ito yung gagamitin yung sabon, update. Yes, diba? So, kailangan guys, what? Sa dami ng araw na gagamitin yung sabon, huwag po sa araw na mag-beach kayo. Nag-i-get? Yes. 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 Focus. Tapos, don't. Use with other chemicals, especially on the face. Yung iba kasi, meron lang talagang routine na ginagamit sa mukha or may medication na ginagamit sa mukha. Guys, kung may medication na kayong ginagamit sa mukha,
I suggest body na lang muna. Sa body nyo muna gamitin. Takusin nyo lang muna yung medication na nilalagay nyo sa face nyo. Kasi hanggang sa maubos yung buong medicine na pinapagamit sa inyo. Kasi pwede mag-react siya. Kasi nga, magtapang siya, guys. Okay, nakaka-microfeel nga siya. So, baka magkaroon ng mix or baka hindi maging maganda yung reaction niya dun sa chemical. Kawawa kayo. Negas. Or kawawa yung diet nyo. Tapos kayo hindi kawawa kasi patalakan kayo. Negas po. Ayan. Tapos, and sabi mo na din, huwag sa araw ng judisyon. Or yan, huwag din sa araw. Kunyari, ang trabaho nyo. Minsan nasa loob kayo, tapos minsan nasa field kayo. Mga ganun. So, yung araw na nasa field kayo, huwag nyo na gagamitin yun. Negas. Ayan. Tapos, use only once a day. Or else, you'll get super light. Kasi may kilala ko before, 0-1 sa umaga, 0-2 sa hapon, 0-3 sa gabi. Tapos may pa siya, dapat makapagi ng balat niya. Eh, so guys, hindi siya kailangan na by number. Ha? Hindi siya kailangan by number. Okay lang kahit ano dun yung itrayo. Iba kasi, eh kasi apps 1, 2, 3. So kailangan ito muna yung gamitin. Hindi siya ganun, guys, okay? Hindi siya ganun. Okay, so anything you choose. Kasi kung sensitive skin, ang 0-2 ang gagamitin natin, okay? Yes? Yes! Ayan. Tapos, yun. Kunyari, gusto nyo multiple times a day kayo naliligo, eh, once yun ang gamitin to, the rest ang gamitin nyo, body wash, or safeguard, or whatever, pero, yun nga. Once a day lang to. Next, please. Yan. Insta-bright. Okay. So, for whitening, save din sa soap natin, removal of dead skin cells, and it also serves as sunblock. Ngayon, ito ang kailangan nyo gamitin pag mag-beach kayo. Kasi nga, maganda yung sunblock effects niya. Okay? Tapos, bali, kung for whitening ang haba ng diet nyo, ito yung magandang itandem sa Lux White, Lux Renew, ito, tsaka soap. Okay? Huwag nga lang pag mag-beach kayo, pero soap, yun yung magandang tandem pag sa whitening talaga. Diyos ang kalalamasan ng gagamit. Tigets. Yes. Tapos, yan. Daily lotion, okay din siya. Tapos, don't try to remove cap, to remove the pump. Iba kasi, sayang yun na sa loob. Okay. Well, ganun guys. Okay. Ginawa talaga yan para ma-minimize yung pagpasok ng hangin, therefore may bacteria yung hangin. So, kailangan ko ano lang. Lahat naman yan naubos eh, via the pump. Okay. So, yun. Basta, don't open it there. Tapos, guys, huwag niyo siyang gamitin sa face. Okay? Kasi, iba kasi yung face sa, iba yung skin sa face natin. Mas, ano ba? Hindi sensitive eh. Well, pwede mas sensitive, pero, mas manipis. Yes, mas manipis siya. Tapos, iba yung pores na nasa mukha natin eh. So, pwedeng maging kosya ng pimples kasi imagine nga, mas ma-pores to. So kung ito ilalagay ninyo na made para sa katawan, ito wala mo masyadong pores to eh. Diba? Pag iyan, nilagay mo sa mukha mo, tapos lahat nagsipasukan sa pores mo, hindi barado yun. Barado lahat nini, kung meron ng gumi dyan, kung meron kung ano pa dyan, tapos na-stuck siya dyan, pimples sa kalalabasan niya. Tapos, nalilibago pa yung feeling ng skin mo sa face, so malamang, ay, bato yan, parang ma-irritate siya. Tapos mag-break out siya. Yun yung pwede mangyari. Hindi lang dito sa Instagram ka. Anything na pang paa, katawan, pag ito, nilalagay mo sa face mo, possible na mag-break out ka. Nagigets? Yes. Yes. And so, next please. Yan. Dynamic Duo or DD Stick. Ito yung talagang for the face. Guys, kaya nga kinreate ang Instagram para merong pagkatawan. Ito lang DD Stick para meron pang fest, okay? Ang paa? Ano daw? Sabi! Ayan. Anyways, for whitening, skin healing, base for makeup, concealer, foundation, contour, eyeliner. Yan, ay nakita nyo naman yan sa mga brochure, sa mga flyer. Pero, eto yan. Before you apply DD Stick, make sure na clean yung surface ng paglalagyan ninyo para katulad nga na sinabi ko kanina, kunyari, hindi muna kayo nag-start with a clean face. So, ang meron yan, dust, other forms of dumi, tapos, nilagay niyo yung DD stick, so kinulong niyo yung dumi,
tapos tinakpan mo. Diba? Pag sa-stuck siya doon, mas malamang mag-iresulta nun, pimples. Diba? So, kailangan, apply clean face, tapos i-wash off nyo pa rin before bedtime. Okay, tapos, pwede nyo ihalo siya with other makeup brands. Okay. And then, don't leave the cover off, kasi yung nasa gitna nun, ito, yan, yung rose cap na nasa gitna nun, sensitive siya sa pag na-expose, so matutulong siya. Minsan mag-gold na kayo, alam, wala na siya. Diba? Kasi nga, na-expose siya sa, na matagal sa atmosphere or sa hangin. So, natulong. Sayo lang. So, after every use, takpan siya. Okay? Tapos, yun din kasi, yung nasa gitna nun, yun yung nakakatanggal ng pimples. Okay, so yun yung important doon. Important naman yung nasa gilid, pero kung pampakinis factor ang habol ng time ninyo, yung nasa gitna, yung rose hip sensor. Tapos, don't apply on unwashed face na tapos yung kanina. Next, please. Ayan. Before that, sige, mamaya nyo nabasahin yan, may mga tips din muna ako pagdating sa face, ha, sa skin, sa face. May mga nagtatanong ka sa akin, bakit ito ang tennis ko daw, ganun, face ko. Ganito kasi yan, guys, ha. Tip, maliban sa paggamit ng product, may mga, meron tayong usual habits na ginagawa na hindi natin alam na nagiging cause ng pimples. Kunyari, oh, eating healthy naman ako, ha, ganyan-ganyan naman, hindi naman kami mapimple sa lahi, bakit ganito? Hindi naman, wala naman sa jeans namin, ganun. So, pwedeng ganito kasi yan, guys. Stop touching your face. Kahit anything, stop touching your face. Kasi ito, kahit ano yung nahawakan yan. Patumula dito, nahawakan ka pencil, yung cellphone natin, ang major source ng mga germs and bacteria. Lahat yan, hinahawakan, dinadaanan yan ng kamay natin. Tapos, bila may hahawak sa mukha mo, ang resulta, germs, ang resulta, pimples. Okay? Eh, sorry, lagi yung pinapakuisan, lagi na sa labas. Yes, you can touch your face, pero huwag magpupas ng pamkay ka lang. Huwag ganun, guys. Huwag kayo ng tissue, huwag panyo. Again, kasi yung panyo, kung saan din galing yan, sa pocket. O, oh, di ba, minsan nakapapoison yung pocket natin. Hinugot mo, nalaglag din ang pot mo. Guys, tapos mamaya pag-alita ka pa, wees, goodness, ganyan. So, same din. Tapos pwedeng wipes, ang init kasi. What, guys, kahit anong basa, dinidikita na kahit ano. So, pag wipes ang pinangpunos mo sa face mo, kasi nilayaan mo siyang matuyong ganyan habang naglalakad ka, hindi lahat dumikit na habang lumalakad ka. Diba? So, kailangan tissue. Tapos, huwag na may tissue paper na yung pampet, diba? Naman sana, diba? May confess, guys, you must seem smooth naman, diba? Yun yung gamitin natin, ha? Yeah, so, tapos guys, huwag ganito yung punas, huwag yung sobrang ganun. Huwag ganun lang, I guess. Tapos, basta, pag magpupunas kayo niya, you're drying off sa CR, huwag yung tuwalya na ganun sa mukha, huwag ganun. Kailangan dyan talaga pa rin sa face mo. Okay? Tap-tap lang. Tapos guys, huwag kang mag-face powder. As in yung baby powder. Eh, di pong pawis ka, tapos ingit. Kinunong mo na. O, another thing, anong ginawa mo? Kinunong mo ulit lahat. May mga bakterya na dyan, yun, yung powder, nagsipasukan na sa pores, paano kung may pimples ka pa? Sumuot na yun doon, dumagdag yung pimples mo. Yun siya, nagigets? Yes. Okay, so, tapos isa pa, guys, hair. Ang hair, yan, ang mga piling ko, yung iba kasi, napapansin ko, di ba may pimples, so tinatakpan nila. Di ba, hindi nila alam, dumadami ang pimples dahil yung hair madumihan. Lahat nasasagap yan as we go about our day. So, ano nangyayari, ang hair, sorry, kuya, ang maiksi yung buhok, ang sabi niya. Anyways, ayun nga, so, guys, Iiwas yung hair. Ito naman, bago gumit lang si Abs. Ayun. So, iiwas yung bangs, iiwas yung ano sa skin nyo kasi nga, cause din siya ng pimples. Na, guys, ang source ng pimples, okay, ang source na dumi lahat yan, okay? Maliban sa hormones, dumi yan. Okay? Tapos, ano pa ba? Always wash your face before you go to sleep.
Okay? Important yan. Lalo na kung girl ka, tapos ma-makeup ka. Yes. Diba? Kailangan talaga. Kasi nga, again, lahat gumikit na dyan. So before ka matulog, imagine mo, kaya mong malukot dyan. May kasama pang pagkailin, diba? Oh, yes. Madili, diba? Tapos next, eto. Paano kung oily skin? Paano oily skin? Guys, issue. Or yung binibili na, yung ano, yung oil film mo? Yes. Tagod. Ayan yung oil film. Huwag nyo sobrahan yung paggamit nun. Guys, tandaan nyo, kaya din kayo nagkaka-pimples is pagka sinobrahan nyo yung tuyok ng balat ninyo. Na-gets? Tsaka matuwa kayo ng oily skin kayo kasi mas mabagal tumanda ang itsura. Kasi na-moist ang balat. Pag dry skin ka, mas madali ka magkaka-wrinkles. Huh? Bago learning. Ayan siya. So, ito yan. Ay, dami nag-react. Yes. So, pero guys, hindi pa rin sabi ko mas magandang oily skin, mantikaan natin. Okay, this is our natural oily skin. Okay. Mag-ganan. Yeah. Guys, question. I mean, balik mo na sa isang slide din. And before questions, you go. Yan, yan. Yan, pakibasa guys. And I love you, it is two hours in front of you. Okay, so, ano yung ibig sabihin yan? May mga taong, yes, natural na maganda, pero kasi alam din nila paano alagaan. Like, so hindi, parang, ano ba, pwede kang hindi mag-makeup, pero ang pag-aalaga sa sarili, binibigyan ng oras nila. Like, that's all. Okay, kasi, ali, katulad ng paggamit ng products, hindi lahat cover up. Hindi lahat kailangan dahil sa makeup, hindi lahat kailangan dahil sa maganda. Dahil mas maganda yung we take care of ourselves internally para maganda yung kalalabasan, externally. Can I get so? Yes. Okay, so next questions. Questions about sa products. Questions, suggestion, yes, Madam Camille. Ma'am Casey, ano po yung pwede para sa may mayoma? Mayoma? Ah, may mga nakita ko mga, ano tawag dito? Testimonials. Since mayoma, testimonials na nakita ko naging effective. And bilang yun, sa pag nurse ko ma, yeah, Lux White tsaka Lux Protect. Ito yun guys, para kadalasan kasi sa lahat ng nagiging mga sakit is result ng yeah, so ano, lahat halos ng sakit is resulta ng toxins or stress. And stress releases toxins. So, I guess, ngayon, ang pwedeng isagot yan, di ba, mayoma? Ang pwedeng isagot dyan is Renew Protect Gluta. Okay, Renew Protect Gluta. Kasi lahat yan, anti-toxin, anti-stress. I guess, hindi ko nasabing ipalit siya sa gamot, pero pwede siyang isabay dun sa mga gamot na ginagamit na nung merong sakit na yun. I guess, yan, nasagot naman ng kami. Okay, yes. Yes, sir? Yung may restrooms, pwede ba nila gano'n din? Ay, hindi ko anak-anak. Yes? Yung may restrooms po. Parang meron silang restrooms, pwede ba gamitin din? Ah, kung may red, yeah. Yes, pwede. Ah, ito yan. Malaking tulong sa menstruation. Menstruation. Ito yung tanong niya. Pwede daw ba sa nag-menstruation, tama ba? Sa nagkakaregla, habang nagregla, ang gluta. Tama ba? Okay. Yes, pwede siya gamitin. And mas kailangan siya ng mga irregular. Na yung nag-menstruation. Or yung tipong, yung iba kasi may kilala ka na ano ah, every 3 months lang siya nagkakaroon. So, sobrang grabe maglawas ng duho kasi grabe mag-iwan. So, guys, nag-regular siya nung ginamit niya yung Lux White and Lux Renew. Like it. So, guys, yan. Nasagot naman, sir? Yes? Nasagot naman, okay? Yes? Bago opera? Ano sa kailangan? Ano yung opera? Ano yung opera?
Wait, ano pa? Yes, pwede siya. Kaya, tanong niyo kung pwede daw sa Bagong Opera. Kung nakikinig kayo kanina, dun sa sinabi ko especially about Lux Renew, ayan, anti-maga, anti-bacteria. So, kung Bagong Opera yan, malamang sa malamang, medyo namamaga kayo tinahitlan. Diba? So, ibig sabihin, malaki yung pwede niyang maitulong na pang kung meron mga impending na bacteria, mapipigilan niya. Eh, yung maga, mapipigilan niya. So, yun siya. So, bumalik, oh, di ba? Kami, bumalik na daw yung operan agad. Mas mabilis kasi nasahan. So, next na tanong. Yes, sir? Sir, ay ma'am, nakamitin po kanina yung last name. Hindi po siya advisable yung painom sa blood. Saan nagkaroon po ng kidney stone? Hindi naman sa nagkaroon. I mean, sa prone magkaroon ng kidney stone. Ah, sa prone magkaroon. Tapos, pwede din lang po siya sa may UTI. Yes, pwede kami sa may UTI kasi nga, ang UTI, bacteria may cause niya. So, talagang kailangan siya para sa may UTI. Nalilito na ako kasi para sa mga sinasabi. Ang UTI kasi sa buong urinary tract infection, ang bato kasi yung sa kidney lang talaga. Yun siya. Yes, Sa overall. Ilan po kayo take sa isang araw sa may greater? As many as you can. Siguro maximum. Pwede na yung 6 capsules a day. Kasi ito yun natin. Ang talong sa goiter, di ba? Maganda. Katulad ng mga nakakita sa picture ni Ms. Lea Sabonowar, di ba? Ayan. Pwede talaga siya. Pero, ang talong ilan, guys, again, as many as you like, as many as you can. Huwag mo isang may mote, di ba? Ang tanong na lang dyan is, kung natitin...